Graduation lunch na. Tagal namin naghahanap nito sa TikTok to eh. Kabi din na. Ah, nagkaroon na rin siya ng ano, ng stock. Pauwi na kami. Hindi ako masyado nag-vlog kanina no, namili kami. Ano. Namili kami sa Sheng Siong. Haul natin yan later, Fero. Pero kumain muna tayo. Grabe, ang daming binili ni Daddy. Ito yung tira namin kaninang umaga. Nagprito ako ng galunggong na inadobo namin kagabi. Tapos umili kami ng noodles. Tapos ano pala to? Parang chorizo. Sarap. Ano, para siyang chorizo. Noodles. Noodles. Sausage, tapos gulay. And, ang dami biniling ulam. Chicken, ano yata to? Salted chicken. Ito na kayo dyan, ha? Yeah, yan pa. Popya. Para siyang lumpiang ubod. Popya daw. Kain tayo. Ang daming pagkain. Piesta. Okay, let's do the haul. Pakita mo na itong binili ko kaya na. Ay, binili namin sa Sheng Siong. $2 lang to. Isa. So, din bumili akong dalawa. Tapos, ito, dalawa din. Yung face mask, $4.95. Dalawa na. Ang mura sa Sheng Siong. Anyway, pupunta muna tayo sa Venus. Bumili ako ng shampoo. Ay, conditioner. Magkaiba yung aking shampoo and conditioner. Try ko to. Bago to yun. Ng Dove Oily Roots and Wick Hair. Try natin yan. Tapos, mga toothpaste ng bata. Kay kuya. Sa amin. At kay Yang Yang 022. 022 nga ba to? Wala, di ko na. Ayun, 022 nga. There. Tapos, sa value dollar, ayan, bumili ako ng suka toyo kasi yan ang mabilis maubos. Tapos, ang bilis din ma-out of stock sa kanila. So, bumili na ako, reserva. Ito nga din lagay. And then, ayan, disinfecting wipes. Battery ng mga remote. Ubus na kasi yung battery ng aming TV. Ayan, mga TV, mga remote. And then, ito, yung ating pamunas ng kalan. Gustong gusto ko to kasi mas mura siya dun sa Daiso. May binili ako sa Daiso, $2. Ito, 50 cents lang sa value dollar. Tsaka maganda rin siya sa mga kalan-kalan. Nakakatanggal din siya kahit mamantika. And then, ito, mga chichirya. Ayan. On the way, kinain na nila yung KitKat. Chichirya. Mixed nuts. More boy bawang. Adobo flavor. And then, Milo. Ito na talaga ako sa kwarto naghuli. No? Alam nyo ba, ito ang tagal ko nang hinahunting to sa may, ano, sa may grocery. Ayan, nakakita na rin ako. Nakikita ko sa TikTok eh. Farmhouse na dark chocolate, low flavored milk. Low fat flavored milk. Masarap daw. So, yan. Nakasale yan eh. $5.95. Dalawa. Lagi yung out of stock. Tapos, try natin minsan. Kasi yung bumili kami ng iced tea eh. Milk tea kaya hindi yun yung, di muna namin ito tinikman. Yan. Bulat-lating ko na lang para mabilis. Yakult. Favorite nilang lang yan. Yan. Nahinahanap niya hindi na yung milk. Tapos yung ating toast milk na cheddar cheese. And then, yung favorite namin na chicken char siu na siopao. Yung ating chocolate chip na raisin loaf. Ang sarap din nito. Medyo mahal nga lang kaya once a week lang ako bumibili. Ito, mabili sa amin maubos. Naubusan na ako ng gardenia. Kasi late na kami na malengke. Ano na, hapon eh. Mag-aalasin ko na nga. Lumabas kami alauna. Yun. Dami pa kasi namin inikutan. Naglaro-laro pa yung mga bata. Anyway, yan.
Naubusan kami ng gardenia, kaya bumagsak kami sa top 1. Gulay at prutas, saging, spring onion, maliit na cabbage, kamatis, black pepper, bell pepper, green and red. Ang ganda ng mga sibuyas nila, perfect size, tapos perfect condition din siya, hindi siya yung sira-sira or bulok-bulok. Ang ganda. Tsaka yung ating bawang, and then hindi ko alam kung itong dried yeast is katulad din ng instant yeast. Hindi ko alam eh, kasi gusto kong gumawa na naman ng mga tinatinapay, yung mga donut-donut, ganyan, pang merienda. Hindi ko alam kung same to. Hindi ko alam kung paano ipabloom to eh. Wala kasing instruction. Lastly, our yung mga gula ay mga isda at baboy at karne. Ayan, bumililit ako ng pompret. $5.95, dalawang medium size. Yung ating pork belly. Yung ating, syempre, weekly, meron ako talagang galunggong. Hindi yan nawawala. And, meron pa ako ritong, bala kong mag-steam ng bangus. Ibibake. Ayan, magkano kaya yung bangus? Hindi ko nakita kung magkano. $4.73. Isang malaki. Ayan. Good morning! No! Kaba na lang face ko. Grabe. Manas na manas na. Today is Wednesday. And today is my vaccination day. Pero mamaya pa. Anong oras na? 10:30 na ng umaga. And mamayang 6 PM yung aking schedule of my first dose ng vaccine. Ay, kinakabahan ako. Si Daddy tapos na siya nung Monday. Yeah, first dose. What's the feeling? I feel elated. Anong elated? Tantalizing. Masakit? Wala, parang kagat lang. Hindi nang wala. Scorpion. Ayan, na ano kasi meron kang dugo. Wala, pero bakit ang taas nga, no? Dapat dito lang, eh. Taas nung injection. Hindi kasi... Wala, di ko tinignan eh. Kasi alam ko masakit. Ha? Ba yun? Yun pala, parang... Parang kinis niya lang. Yan. Buti pa siya tapos na. Tapos ang binigay lang na free. Ito lang. Ganto lang yung free niya. Mahirap yung... Ano? Mahirap yung sisi na pinuntahan niya. Ganto lang ilang pirasong disposable lang. And sabi niya, hindi naman daw masakit. Tapos kinabukasan na nga lang yung kamay niya. Ay! Grabe, it's been, ano na, ilang araw na. Siguro 1.5 weeks na. Hindi pa rin dumadating yung salamin ko. Nainis naman ako dun sa ano. Dun sa inorderan namin online. Sa Lenskart kami umorder eh. Ano, dali nga, ingay nila. Yun. Ano na, last Sunday. Tapos nung Saturday, naghihintay na lang ako ng delivery noon within that week. Tapos nung Saturday, magwa 1 week na siya, biglang nag-message sa akin na yung frame na gusto ni William, walang stock. Ay, bad trip ako. Tapos pinapili pa kami ulit. Tapos nakapili na kami, medyo mas mahal yung napili namin kasi dun sa pinapapili nila kami, walang swak dun sa ano ni William. Walang bagay na frame sa kanya. So, kumuha kami ng much higher price. So, hindi naman nila kami chinarge, which is okay na din. Kasi, kasalanan naman nila, tagal-tagal nilang mag-deliver. Tapos, sasabihin nilang may problema, yung pala. Hala mo, naghihintay ka nalang delivery, yung pala may problema yung frame na gusto namin. Tapos, nag-email na yung delivery darating sa Friday. So, tapos bukas pala is birthday ni William. Ay, Diyos na. Yeah, Will's on the bus. Tapos yung aming TV, nasira yung remote. So, bumili ako ng remote kasi itong bata na to, laging pinaglalaroan yung remote, laging nalalaglag. Ay, nagpataliwan na yan. Laging nalalaglag yung remote. Ayan, nasira yung remote ng TV namin.
Bibili sana ako sa carousel kaso since ano ba tong TV namin? Laging may nagkakas ng ibang ano, nanonood kami ng Wheels on the Bus. Oh, nag-iba yung ano. I actually casted that. It's already on the TV. Sa playlist mo? Kaya pala eh. Ano, bumili ako sa website kasi ano to, local seller tong TV namin, yung pre-sim dito sa local Singapore na ano seller. Wala akong makita sa carousel sa amin, mga Universal. Ano, hindi naman ako sure kung gagana siya. Kasi syempre, ang usually mga LG, Samsung, mga ganyan na ano yung pwede sa Universal. So, bumili na lang ako, $20. Ngayon yung delivery within the day. Ang hirap, ang hirap kasi galawin nung ano niya, yung adjustment niya sa likod nitong TV. So, ang hindi mo rin siya magamit kung walang remote. Kailangan papatayin mo siya, tapos lilipat ka na naman sa panibagong settings. Ang hirap. Kaya sabi ko, di bali na, bili na lang tayo. Kahit gastos na naman. And nagluluto na ako ng, oops, munggo. Nagpapalambot na ang munggo, ang bango. And then, sorry. Nag-moist. Yan, nag-ano na tayo ng galunggong. Pinapato ko na lang siya para ipiprito ko mamaya. Yummy! Grabe na, ano na. Lumamig na yung aking kape. Ininit ko ngayon sa microwave. Lumamig ulit. Hindi pa siya malamig. Nainis na ako dito sa mata ko kasi ano, kailangan ko na talaga ng ano, na magsuot na talaga ng salamin kasi ano siya, pag, lalo na sa morning pagising ko, parang may nakatabing na bulak na sobrang blurry ng mata ko. Kailangan ko pang kusutin ng ganyan para medyo luminaw. Pero, yan, after a while, ayan na naman siya. Natapos niya aking, ano, coffee. Kalahati ko pa lang yung coffee ko eh. Lumalamig na agad. Kaya sabi ko, follow up ako ng follow up dun sa salamin. Kasi talagang, ano na yung mata ko, ang super labo na yung left. Yung right ko medyo keri-keri pa, pero yung left talaga hindi na, medyo ano na, talagang naghahanap na siya ng salamin. Dati kasi nagsasalamin ako pag nakaharap sa computer, eh lalo na ngayon, lagi kang naka, pag walang ginagawa, nakatuto ka sa cellphone, tapos pag madaling araw, nagsiselfone din ako, pag nagigising ako ng madaling araw at hindi na ako makatulog, ayun, kaya, eto, nag-ano na siya, kailangan ko na talaga ng salamin. Ito na, dumating na yung ating remote. Yan, ang ating $20 remote. Ay nako, sirain mo to ulit, Liam, ha? Takbayan na yung bus. Ay, nandito na ako. Hinabol ko pa talaga yung ano. Hindi ko alam kung dito yun. Dito ata. Dali, ah. Alam mo, dito yun eh. May tent daw eh. Entrance. 5:30 na Okay. 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 Ok
redeem na din natin yung Freoximeter. Sayang. Okay, get the Freoximeter. Diba? Libre yan. Kaya go, go, go. Bahay na ako. Nag-live ako 1 hour. Yun. Nakipagchikahan lang about my vaccine. Ayan. Tapos, may free silang binigay. Isang hand sanitizer at saka yan. Ito, isang ganito lang. Isang pirasong mask na I got my shot. Pero ang laki sa akin eh. Oh, tsaka hindi ko type ang white. Kay William na lang siguro to. Tapos ito, nakuha ko na rin yung aming oximeter. Yun, salamat pala sa nagpunta sa live kanina. si Sis Charles, si Sis Ira, si Team Chokes, tsaka si Sis Gina Lynn. Thank you sa pagsilip sa aking live kanina. Ayan. May kasama na siyang battery sa loob, so convenient na. Diba? Tapos, eto, bibigyan ka na nila ng ganito para sa yung next appointment. Tapos alam nyo ba kanina, hindi ko pa nakwento. Ito kung asya ilagay. Diyan ko ito nilagay kanina nung nag-live ako eh. Nahilo ko kanina. Kausap ko si nanay nung nagre-register na. Sabi ko, kausap ko si nanay. So, hindi naman ako kinakabahan. Pero, sa totoo lang, pag mga ganyang vaccine, kabado ko. Mami, oh, popcorn. Kapag ganyang mga vaccine, kabado ako. Tapos, sa totoo lang hindi ako kinakabahan kanina or what or anything. Kasi kausap ko si nanay habang naghihintay ako ng registration. Tapos biglang pag-upo ko na doon, nahilo ko. As in, umiikot yung paningin ko, feeling ko, lumalaki yung ulo ko. No, tinanggal ko muna si nanay. Kasi parang nairita ako dun sa tenga ko, tinanggal ko muna siya lahat, tapos hindi, siguro feeling ko sa mata or sa ulo ko, kasi ganun ako ng ganun, kasi basa pa kanina yung ulo, buho ko nakaganyan, so ginanto ko, tapos siguro kakaganyan, nahilo siguro ko, tapos ang tagal-tagal ko dun sa may nung pagkatapos kasing interviewin, diretso ka na dun sa babaksinan ka na agad. Tapos buti na lang mabait yung nurse na nag-injection sa akin. Sabi niya, inom ka muna ng tubig. Sabi niya, sabi ko wala akong tubig eh. Binigyan niya ako, sabi niya meron tayo dito. Binigyan niya ako ng tubig. Tapos yun, siguro mga 5 minutes ang tagal ko doon, hindi siya nag-accept ng patient. Hinayaan niya munang gumanda yung pakiramdam ko. Sabi ko, actually, nahihilo ko ngayon, ganyan. Sabi niya, sige, inom ka muna tubig, rest ka muna, 5 minutes, ganyan. Sabi mo sa akin pag okay ka na, or kung hindi ka okay, may nurse tayo dyan, ganyan. Sabi niya, sabi ko, sige, rest lang ako. Chika-chika kami ng konti para medyo ma-relax. So, feeling ko medyo okay na ako, pero nahihilo pa rin ako. Feeling ko lumalaki yung ulo ko, tapos yung tenga ko, gumaganon. Tapos maya-maya, sabi ko, sige, pwede na, yun, pa-inject na ako. Tapos after that, hindi masakit. Wala man lang, hindi ko talaga na-feel masyado yung vaccine, yung pagpasok nung karayom. Akala ko hindi pa tapos, gumanyan-ganyan ako. Pumikit ako, pero hindi ako nasasaktan kasi parang ina-anticipate ko na masakit kaya gumaganyan ako nung sa video. Pero wala. Honestly, wala akong naramdaman. Ina-anticipate ko lang yung sakit kaya gumaganon-ganon ako. Tapos, syempre yung karayom, pag dumikit sa balat mo, may mafe-feel ka. Pero hindi yung masakit. Ina-anticipate ko lang sa sarili ko. Sabi ko, baka mamaya masakit. Tapos yun. Okay na, and then, pinag-rest 30 minutes, okay na. Wala namang, hindi na ako nahilo nung sa waiting area for 30 minutes, okay na ako. And then, ayun, pumunta ako ng cold storage,
to get yun, yung oximeter. Sayang din to ah. Lalo na pag gantong may anxiety ka, yung oxygen level mo, kailangan mo i-check kung bumababa. Kasi pag ina-attacky ako, nahihirapan ako kumina. Ng sound? Yun. Magdi-dinner na kami. Nag-live ako kanina kasi hindi pa naman kami kakain tapos nagsasaing pa ako. So sabi ko, might as well makipag-chika-chika muna ako about my first dose ng Pfizer. Pfizer pala to. So yun. Siguro mag-good night na kami. Mag-good night na ako. Para may meron akong proper outro. No? Yun, yung binigyan lang kami ng hand sanitizers. Ganyan. Doon kila William, wala. Ang free lang yung mga mask. Buti na lang meron ano. May hand sanitizer. O, di ba? Yun. So, ano pa ba? Siguro update ko kayo bukas. Ngayon, wala pa naman ako masyadong nararamdaman sa aking braso. Okay-okay pa ako. Wala ako naramdaman ng any side effect. Kahit ngalay-ngalay, wala pa. Hopefully, bukas wala. Sana walang side effect para makakilos pa rin ako. And bawal, basta bawal mga strenuous activities. Kasi dito, mayroon 16 years old na bata na after 6 days yata ng kanyang vaccine na cardiac arrest because nagwi-weightlift siya. Twice ng weight niya, yung weightlift niya, ayun na cardiac arrest. Pero buti na lang okay siya. Hindi naman siya nasa ICU lang yata. Pero he's still alive. Diyos ko, nakakatakot yun. So, after ng jobs nyo, wala mo ng strenuous activity. No running, no gym, no cycling, swimming, mga ganyan mga strenuous. So, iwas muna para safe. Rest well kayo after ng inyong vaccine, okay? It's better be safe than sorry. Siguro, pwede ka stretching yan. Huwag mo naman yung grabe na hindi ka nagagalaw. Kailangan mo pa rin i-stretch yung arms mo para yung gamot nagpo-flow sa yung buong katawan. So, enough na aking talking. Masyado na ako madalda. Kanina pa ako ngaw-ngaw. Bye! Thank you for watching. See you again tomorrow. You better subscribe! Hello? Subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.